Ang 7'5" player ng China, posibleng makaharap si Kai Soto sa NBL Australia. Assistant coach ng Adelaide 36ers may sinabi kay Kai Soto. Pero bago ang lahat makalaro, ay inaanyayahan mo na kitang i-click ang like button sa ibaba at huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe at hit the notification bell para updated ka sa mga bagong uploads natin. Kaya simulan na natin. Tila mabubura na ang pangalan ni Kai Soto sa NBL Australia bilang the tallest player of this 2021 to 2022 NBL season. Dahil nga sa posibilidad na pagpasok sa NBL nitong Chinese CBA All-Star player at 7'5" na si Liu Chuanxing. Ayon nga sa source, ay maraming NBL teams ang nagka-interest dito kay Chuanxing bilang kanilang import. Dahil tapos na nga ang kontrata nito sa Qingdao Eagles sa CBA. Kung matatandaan, ay huling nagkaharap si Kai Soto at si Chuanxing sa kanilang tune-up game sa kasagsagan ng third window ng FIBA Asia Cup at Olympic qualifying tournament kung saan ay naging tabla pa ang kanilang laban. Na halos buong laro ay China ang laging naghahabol sa score ng ating Gilas Pilipinas. Marami nga ang nagsasabi na masyado pang malambot ang mamang to para sa NBL Australia na mahihirapan itong makipagsabayan sa physical na laban sa NBL. Pero sa ngayon ay under negotiation pa ang mga NBL teams dito sa kampo ni Chuanxing at kung sakaling papasok ito sa NBL ay siya na ang pinakamatangkad na player sa NBL ngayong season. Samantala, noong isang araw lang ay nakarating na nga sa Australia ang ating kababayan na si Kai Soto at sasailalim na ito sa 2 weeks quarantine doon bago nga magsimula ang kanyang unang training kasama ang Adelaide 36ers. Ayon nga kay assistant coach Scott Ninis dito kay Kai Soto ay bagamat fan siya ng Adelaide ay excited na sila sa pagdating ng ating prospect sa NBA na si Kai Soto. Kailangan pa nitong magpalakas para maka-adjust sa mga laruan ng NBL. Sa edad kasi niya na 19 years old ay masyado pa itong mahina at expected na ma-challenge ito sa kanyang training at physicality na laro sa NBL Australia. Dagdag pa ni Scott Ninis ay napakalaki daw ng potensyal ng batang ito dahil may talent daw ito at matangkad. Kuhang-kuha daw nito ang laruan ni Nikola Jokic, lalo na noong nakita daw niya ang laruan ni Kai Soto noong nakaraang third window ng FIBA Asia Cup at Olympic qualifying tournament. Sinabi pa nito na siguradong magkagulo ang NBL Australia ngayong paparating na season dahil nga sa ating mga Pinoy fan na talagang walang sawang sumuporta sa mga kababayang manlalaro. Samantala, sa latest interview ni Coach Henry patungkol dito kay Kai Soto, ay diretsahan nitong sinabi na wala daw siyang mataas na expectation dito kay Kai Soto. Long process daw para magkaroon ito ng impact sa naturang team. Kailangan itong e-develop ang kanyang katawan para mas lalo pa itong lumakas dahil mahihirapan daw ito sa physicality ng liga. Sinisigurado umano ni Coach Henry na makamit nito ang magandang development sa laruan ni Kai Soto at bibigyan na ito ng magandang minuto sa laban para makatulong sa kampanya nila na target makakuha ng championship ngayong season. At samantala, bago natin tapusin ang buong video, dagdag na lang natin to. Sa FIBA Under-16 sa Africa ay tila kinawawanga ng Egypt ang Team Uganda sa score na 62-4 sa halftime. Ngayon lang ako nakita ng ganitong score ha. At samantala, ika nga nila, pera na sana naging bato pa. Matapos ngang bigyan ng $5.9 million for one-year offer ng Boston Celtics ito si Dennis Schroeder. Ayon sa source ay tinanggap nga ni Schroeder ang naturang offer upang patunayan na may malaking ambag siya sa team ng Boston Celtics. Lalo't naghahanap nga sila ng point guard dahil nga sa pagkawala ni Kemba Walker sa Boston Celtics. Kung matatandaan ay inoferan nga ng Lakers si Schroeder ng $80 million 4-year contract extension. Ngunit hindi niya ito tinanggap dahil gusto niya ng medyo malaking-laking kontrata. Kayo mga kalaro, anong masasabi ninyo sa video natin ngayon? Ugaliing mag-like, comment at subscribe.